Magandang hapon po, Pilipinas. Yeah. Eh, dapat di na po mangyari yung benta rito, benta rehan, ha? Ng mga kumpanya, ng mga pag-aari ng Pilipinas. Dapat magkaroon ho ng isang batas, ha? Nalalagdaan ng Pangulo para mapigilan ng mga na-elect ng mga nasa gobyerno na huwag magbenta ng mga ari-arian ng Pilipinas, ha? Yung government own and control companies, GOCC. Huwag ko ibenta yan dapat. Kasi hindi naman sa kanila yan. Pag-aari po ng gobyerno yan, ng Pilipinas. Hindi yan sarili mo. Dapat yung ibenta mo, yung pag-aari mo. Pero pag hindi mo pag-aari, huwag mong ibebenta. Diba? Huwag yung ibebenta. Dahil hindi naman sa yan eh. Kaya magising po at mamulat sa katotohanan ang mga Pilipino, ha, dito sa ating bansa. At magmatsyag at magmasid. Kasi marami pong mapagsamantala. Sariling kapakanan ang nalalaman ng ibang mga politiko. Ang mga dilawa naman talaga ang mga nagbenta niyan eh. Ha? Mahilig magbenta yung mga negosyante. Samantalang si Solicitor General Kalida, binabanatan nila, tinitira nila. Ano yung tinitira sa kanya? Yung security agency niya. Ha? Dapat daw hindi pwedeng magnegosyo sa gobyerno. Hindi dapat daw magnegosyo sa gobyerno. Sabi ng mga dilawan. At dilawan yun eh, mga tinitira sa kanya. Pero ano sagot ni General Kalida, Solicitor Kalida? Karapatan niyang tumulong sa mga kababayan natin na magkaroon ng pagkakakitaan, magkaroon ng trabaho. At para guminhawa naman ang buhay ng Pilipino. Imbis na kung ano-ano pa mga ginagawa dyan, yan na lang, di ba? Yung iba talagang direkta sa corruption, di ba? Yung PIDAP ng Aquino administration, di ba? Baliwanag na corrupt yan. Ito, security agency lang, binabanatan pa siya. Ngayon, bago siya manungkulan bilang isang soldier ng Republika ng Pilipinas, eh nag-resign na siya sa security agency niya. Kasi siya ang presidente riyan. Pinasa niya na sa asawa niya at mga anak niya kasi corporation niya. Yan ang mga dilawan. Masyadong inggitero. Binabanatan siya. Eh ano sabi ni Presidente, hindi naman masama magnegosyo. Sabi niya. Kaya alam na ni Presidente yan na meron siya security agency dyan sa mga gobyerno na sasakupan. Nakakalat sa
mga departamento ng gobyerno ng Pilipinas, mga security niya, yan yan. Kaya tuloy lang ang negosyo, di ba? Hindi naman napapasama ang mga tao, hindi naman isinasadlak sa kasamaan, wala ka naman sinasagasaan, wala ka naman sinisira. Bagkus tumutulong ka pa sa mga tao na nangailangan ng trabaho, yan ang rason niya, kalila. Maganda. Wala na gawa yung mga komplainan laban sa kanya. Kahit na ba maggangawa-gawa kayo dyan, hindi naman nakakasama yan. Yan na lang eh. Binabanatan siya ng mga dilawan. May nagawa ba sila? Wala. Kayo nang pumesto sa gobyerno. Hindi kayo nakaposisyon yan, lalahanin nyo. Kahit ng presidente, nakaposisyon yan. Kahit na anong bang gawin yung coup plot dyan, o ouster plot dyan, o coup d'etat, lahat. Kahit na anong klaseng sira ang gawin ninyo dyan, hindi nyo pa rin mapapabagsak yan. Kahit na upang gawin ng International Criminal Court na yan, para sa mga EJK na yan, laban sa gobyerno ni Duterte, hindi pa rin kayo magwawagi. Yung tatlong Amerikano na yan, ila Dublin na yan, nakakampi ni Dilima, na gusto palabas si Dilima sa kulungan, hindi pa rin magwawagi. Ang dahil kay Dilima, BFA, sinibak dahil sa pakikialam ng tatlong senator sa gobyerno ng Pilipinas, nanghihimasok sila. Kaya nakulong yan si Dilima, dumaan lahat sa proseso yan. Kongreso, Senado, Supreme Court. At kitang-kita naman ang mga ebidensya. Hindi sila pinanigan. Kahit anong gawin nila, kahit anong gawin ng European people, United Nations, labang kay Duterte, wala kayong magagawa. Wala. As in, wala. Diba? Kaya pasensya na lang kayo. Kahit na pang gawin ninyo, wala kayong magagawa. Ngayon, pagdating naman dito sa mga oligarch, itong si Ayala at si Pangilinan, hanggat hindi na tinutupad yung sinasabi ni Presidente na isauli muna nila yung pera ng nakulimbat nila sa bayan bago siya makipag-usap sa mga oligarch na ito. Sa tubig ito, iba pa yung sa ABS-CBN si Lopez eh. Ayaw makipag-usap ni Lopez. Baka wala na si Lopez eh. Baka nasa ibang bansa na yan eh. Ngayon, si Ayala, maraming kapalpakan ng pinagagawa ng mga ito. Bulilyaso. Yung Pangilinan. At nakita sila ni Presidente. Wala, hindi man lang binati ni Presidente sa ano niya, sa kanya speech. Hindi niya binanggit, pero nandiyan sa tabi niya. Pero kinamusta siya. Nag-usap sila saglit. Hindi natin alam kung ano yung mga pinag-usapan nila. Kaya abangan na lang natin yung mga hakbang na gagawin ni Presidente para sa mga dilawan na yan. Na lahat na may mga dilawan na yan, bibigyan niya ng leksyon o aral. Lalo-lalo na yung mga kaso ng corruption, mga pinaggagawa nila.
talagang babanata niya yan bago matapos ang termino niya. Lahat yan. At itong inquiry na ito, may corruption na nagaganap din dyan. Rappler. Yung mga taga-senado na yan, sila Drillo na yan. Risa na yan, mga corrupt yan. Risa, bilyon na nakulimbat niyan sa bilhin. Si Drillo, yung mga proyekto niya sa Iloilo. At yung 2 billion na proyekto ng sa SEA Games yun, kinat niya, dinala niya sa Iloilo, tubig. 2 billion, 2.5 billion pesos. Matinik itong si Drillo talaga. Wais, babanatang ka, pero pag nabigyan na ng datong, tahimik kaunti. Pagkatapos tumahimik ng kaunti, kumukuha lang pala ng belo, banat ulit sa gobyerno ni Duterte. Yan ang mga wais. Diba? Wais ito si Drillo. Pagkatapos bumanat na mga yan, babanat na naman si B.P. Robredo, Lumi Lugaw Robredo. Banata na naman yan si Presidente. At pagkatapos naman ni Robredo, nako, si Praning naman ang babanat. Si Trillanes. Diba? Yan ang mga suki niya eh. Sila Trillanes, sila Dilima. Yan ang mga talagang tagus hanggang buto kung banatan si Presidente. Eh hindi nila kaya ang Presidente. Yari kayo. Yari. Sa panahon ni Duterte, pagkapasaway kayo sa gobyerno niya at talaga nagmatigas kayo na nagmatigas, pasaway kayo eh. Wala na kayo sa lugar eh. Ha? Lumalabog na kayo sa mga batas eh. Yari kayo. Walang pinagkaiba noon. Panahon ni Marcos, yung mga pasaway, eh natural lang. Yung mga matitigas ng ulo, ikinukulong. Eh yung mga hindi naman matigas ang ulo, wala naman nakukulong eh. Pasaway sila, labag sila sa kautosan, sa batas ng gobyerno. Hindi nila sinusunod, hindi nila kinikilala. Ganyan yan. Ngayon, magrarally-rally sila sa mga human rights violation na ginawa raw ng mga bank. Nako, mga propaganda lang nila yan. Nakakalokohan lang nila yan. Gawa-gawa lang nila yan. Ng mga kalaban. Walang pinagkaiba rito kay Rojas eh. Yung sa Buddha, wala naman palang katotohanan yung Buddha na yan. Talagang gumawa lang sila ng isang usapin. Pinalalabas na ninakaw sa kanya yung Buddha. Yung pala, fabricated lang pala lahat ng yan. Walang katotohanan yung Buddha-Buddha na yan. Kalokohan lang yan. Tignan mo yung ginagawa ng Dilawan. Ang gagaling, matinik pa. Mga wais. Eh, mas wise si Presidente Duterte. Talagang bumabanat yan. Babanatan kayo yan. Sanay na sanay yan sa maglikwida ng tao. Eh, pasensya kayo. Di ba? Sige. Salamat sa inyo, mga kabayan. Sa muli. Bye. Bye. God bless. Bye.